para malaman nyo po kung paano po kami kumikita po dito. Paano kami natututo, paano po kami kumikita dito po sa platform na to. Okay, so hindi ko na po patatagalin. Introduce ko na po yung ating speaker for tonight, no other than my mentor, Coach Mark Carvalho. Coach, take it away. Dito ba ako, Coach? Yes, loud and clear. Ah, medyo may ano. Try nyo po ulit magsalita. Ayan, rinig na ako. Ayan, okay na po. Okay, so loud and clear? Yes. Ayan, so okay. So, palakpakan po natin si at ang ating Crypto Princess, Coach Rain. So, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. San man panig kayo ng mundo ngayon. So, alam ko, yung iba, wala po sa Pilipinas, nasa ibang bansa. So, dito, gabi ngayon, dyan might be umaga, okay? So, shoutout ko nga pala kay Sir Richard. Mukhang, ano, longer si Sir Richard ngayon, ha? Nagulat ako. Grabe, ito. Ito ako sa naman Batangas ngayon, sir. Ay, grabe. Nag-artista kasi ako, eh. Nag-audition ako, baka makuha pa. Ah, baka makuha pa, okay. Yan, thank you Sir Richard. Yan, okay, so paklala lang po ako na mabilis. So for those who don't know me, I'm Coach Mark po. So I've been doing this crypto industry po since 2017. Okay, so malaki po talaga yung binanggit nga ng ating Crypto Princess. Sobrang laki. Bakit? 360 turn po yung binago po ng aking buhay pagdating po sa mundo ng cryptocurrency. Okay, so let me share my screen po. Ayan. Kita na ba, Coach? Kita na, Coach. Tug lang natin dito ng konti. Ayan. So, guys, nakaano po tayo. May record po tayo sa mga hindi po naka-attend ngayon. So, pwede po na isesend po namin sa kanya-kanyang busy natin. Okay? So, okay. So, bakit ba tayo nandito ngayon? So, nandito po tayo ngayon sa dashboard. Bago tayo magsimula dun sa presentation, i-share lang po namin. Ito po yung unang-unang nagustuhan namin. Na sigurado po kami magugustuhan ninyong lahat. Bakit po? Ito po yung tinatawag na withdrawal. Dito po kay Bitpocket, ang withdrawal po dito, hindi po ito monthly, hindi po ito weekly, at hindi rin po ito daily. Eh ano naman, Coach, kung hindi daily? Instant po ang withdrawal dito. Instantaneous po. Okay? So ano ibig sabihin nun? Pwede ka pong mag-withdraw even multiple times sa isang araw. Ganun po kaganda. Okay? So bago nating i-withdraw, so punta muna tayo dun sa aking Trust Wallet account. So ito po, refresh ko lang yan para makita nyo. So I have 14.4 BUSD. So sa mga first time po dito, itong nakikita nyo sa screen nyo, ito po yung account ko sa Trust Wallet account. So yung BUSD po is a kind of cryptocurrency token or coin na ito po ay stable coin. Kung ano po yung value ng US dollar, yun din po yung value ng BUSD na token na ito. Okay, so refresh ulit natin para makita nyo. 14.44, 848 pesos po, o in peso. So balik tayo dun kay Bitpocket po, dun sa dashboard, yan para makita nyo. Ayan, nag-loading. Tayin lang natin. Ayan, dami pang pumapasok. Okay, paki-admit na lang po. So dito guys, nakikita nyo, I have, loading na, I have $1,555 po na income po dito kay Bitpocket. So click lang natin yan, withdraw. Pindutin natin yung withdraw. Then guys, ito po yung good news dito. Minimum to withdraw o minimum withdrawal is 10 BUSD o 10 US dollar. Okay? Mag-try tayo na mag-withdraw, $10. Ito po, napakababa po ng withdrawal fee niya. Okay? 12% po. Yung $10 po, 8.8 na lang po yung marireceive ko. At direkta na po ito doon sa tinatawag nating BUSD wallet address ng Trust Wallet account ko po. Okay? So ilagay natin yung password. Tapos yan, verify po natin ito. Basahin po maigi bago natin i-check. Tapos, transfer now. Okay? So, dito guys ha, bibilangan lang natin. 1, 2, 3, 3 seconds. Tapos na po yung withdrawal. Diba? Kasi po, smart contract rin po itong si Bitpocket. So, pag sinabing smart contract po, so, wala na tong middleman, wala ng CEO,
Wala nang admin. Kung gusto mong mag-withdraw, you can withdraw anytime, any day. Okay? So, since naka-smart contract na siya, meron na po itong tinatawag na transaction hash. Ayan. Itong transaction hash na po ito, nakadirekta na po ito o nakarecord na yan doon sa tinatawag natin na blockchain. Na yung blockchain po, this is irreversible, immutable, at ito po, hindi po ito nadidelete, na-edit, o natatampered man lang. Okay? Ganun po kaganda yung technology na blockchain. So, balik tayo doon sa wallet ko po, sa Bitpacket, ay sa Trust Wallet account ko, yung 14.44 po, 848 pesos, i-refresh ko lang siya, 23 na po, 1,364 pesos. O, di ba? Ang bilis, guys. Sa matter of seconds po, 3 seconds, dumating na po ang aking withdrawal. Okay, di ba? Napakaganda. Yan, ang dami pang pumapasok. Ay, grabe. Literal na anytime, anywhere, instant. No more agony on waiting. Talagang maasahan. Lalo na sa panahon ng emergency. Okay? So, ganito po kaganda. Dito po kay Bitpacket. So, we are now live po ngayon sa ating, ito sa ating presentation. So, welcome po kay Bitpacket Community Wallet Presentation. So, bago po tayo magsimula, meron po tayong tinatawag na, yan, meron tayong general disclaimer. So, this presentation is for educational purposes only. Under no circumstances should this presentation be considered as any types of solicitation, investment, or financial advice. This is not an investment products or a financial instrument offering registered with any SEC globally. It remains an individual responsibility to ensure compliance with laws in your country. We strongly recommend that do your own due diligence, read the terms of services, and understand. Okay, klaro ba tayo dyan? Pero dito, sabi ko nga, dito ang pinakamaganda, wala pong pilitan dito. Papakita lang namin yung opportunity na pag nakita nyo, might be na magustuhan nyo, na yun nagustuhan nga namin dito. At ang pinakamaganda dito guys, sabi ko nga, any kinds of business, meron po siyang tinatawag na mga risk. Lahat yang may risk. Pero dito po, sa industry ng cryptocurrency, ang risk po dito ay calculated risk. So ito po yung pinakamaganda dito. Okay? So sa madalas kong sinasabi, kung yung pang-subscribe mo dito kay Bitpacket ay pambili mo ng pagkain yan, pambili mo ng tuition pinanganak mo, pambayad mo ng sasakyan o ng mga bills nyo, o may paggagamitan ko yung napaka-importante, huwag nyo pong dalhin dito. Okay? So, klaro po tayo dyan ha. At syempre, dito po, so sino ba or about Bitpacket? So, Bitpacket Community Wallet is a community-based platform whereas the community help each other for the benefits of all. Bitpacket Community Wallet is not a bank or a financial institution and does not provide investment or financial advice or consulting services to users of the services. We are solely the provider of the community services. Ayan, ang dami pang pumapasok. Community members are the people who are giving support to the Bitpacket Community Wallet platform by entrusting their crypto, token, or coin into a residual contract and receiving rewards from promotion. Community membership. Dito po, this is a free community membership, pero kailangan nyo lang po dumaan doon sa mga tinatawag natin na link ng mga sponsor nyo o yung true referral link. Ito guys, ika-clarify lang po natin. Referral is invalid if account of the sponsor is not yet activated. Ayan ha, maliwanag na maliwanag po yan guys ha. At dito po, BUSD o BEP20 is the cryptocurrency used within the community. Ayan, Binance USD. At ibig sabihin po, pagmamayari po siya ng Binance po, the number one in the world na cryptocurrency exchanger. At sabi ko nga, madalas, ito, dito, this is stablecoin. Ito pong BUSD. So alam ko dyan sa mga nandito po, karamihan po sa nakikinig, alam ko mga nasaktan po, mga sugatan po yung iba dito. Doon sa tinatawag nating mga token. Ayan. Pero dito po, hindi na po kayong masasaktan muli. Kasi bakit?
Okay naman po yung mga token. Ang tawag ko po dyan, ibahin natin yung words, fantasy token. Okay naman po yung mga fantasy token kung puro pataas. Kaso, puro pababa po yung nangyayari ngayon. Even po si Bitcoin po, yung number one catalyst of cryptocurrency, pababa siya. Alam naman natin, pag bumaba siya, damay-damay na po yung lahat ng alternative coins o altcoin na tinatawag. Pero, dito nga, dahil si BUSD ay stablecoin, kung ano po yung value ng dollar, yun lang din po yung value ni BUSD. Pero guys, ito po yung good news dyan. Kasi ang value ng dollar ngayon ay patuloy pong tumataas. So, ibig sabihin, patuloy pong tumataas yung BUSD. Okay? So, lipat naman tayo doon sa next community wallet subscription o hindi, tawag natin CWS. USD Pocket Program of Bitpocket Community Wallet, whereas community members safe keep their crypto funds in the value of USD. Ito nga yung kakasabi ko lang, hindi ka na muling masasaktan. Bakit? Kasi stablecoin na po si BUSD o yung ginagamit po dito kay Bitpocket. Okay? At guys, ito na po, tatandaan niyo po ito. Tapos na po yung mga era ng mga token-token, ng mga fantasy token o yung mga play to earn. Guys, ito na po yung rising po ng mga decentralized platform at rising na po ito ng mga stable coin. Okay? So dito po, welcome kayo dito sa napakagandang opportunity na meron po dito sa napakagandang community. At si Bitpocket nga, dito, welcome po ang lahat all over the world. Kasi biruin nyo, subscription start at 20 BUSD at maximum subscription is 1 million BUSD. Whereas the total value of subscribe to the CWS is bound into a residual gain of 1% daily until it reaches the 300% USD value of their funds. Ayan. Coach, napakaganda pala dito sa Bitpocket. Ang ganda talaga ng community na to. So, paano ba tayo magkaroon ng opportunity o pwede ba tayong kumita dyan? So, bago ang lahat, so, dapat you become a subscriber. Kasi pag naging subscriber ka na po dito kay Bitpocket, ma-enjoy mo na po yung 4 ways to earn here in Bitpocket. Okay? So, isa-isahin po natin yung mga yan. Number one, Community Pool Support o yung tinatawag nating CPS. Guys, ito po pakinggan po mabuti ang sasabihin ko. Lalahatin ko po. Ulitin ko. Lalahatin ko po. Lahat po ng mga subscriber dito po kay Bitpocket, lahat po kami ay kumikita even tulog, even gising, at even po nasa work ka, kung ano man yung pinagkakaabalahan mo, you will earn here 1% of the value of your subscription as a residual gain daily until fund reach its 300% value. Ito po yung tinatawag nating na 100% passive. Ulitin ko po, 100% passive. Kasi may mga kaibigan tayo dyan na, Coach, grabe yung nasalihan kong kumpanya. Ang sabi kasi, kahit wala kang gawin, kikita ka. Kaso yung nakapag-join na ako dun sa company na yon, meron pala coach na gagawin na task o kailangan palang mag-recruit para kumita. Pero dito guys, i-clarify po natin yan. Dito po kay Bitpocket, araw-araw po. Tawag nga namin dito, daily ayuda. Bakit? 1% of the value of your subscription residual gain daily. So bigyan ko kayo ng example. Kung kayo po ay $1,000 subscription, ayan yung nakikita nyo sa screen, ayan. 'Di ba 1% o 1% ng value ng 1,000 ay $10. So ibig sabihin kapag 1,000 subscriber ka dito, nag-gain ka o nag-earn ka ng 1% $10 every day doon sa passive pa lang. So ibig sabihin nun guys, may $10 ka every day. At ang good news po diyan guys, 'di ba minimum withdrawal tayo ay $10. Na ma-enjoy mo po dito kay Bitpocket, araw-araw you can withdraw instant po. Sa matter of seconds, kanina yung nag-withdraw ako, 3 seconds lang, pumasok na po agad yung withdrawal natin. Diba? Napakaganda po dito kay Bitpocket. Okay? Ito ulitin ko, passive po. Okay? 100%
passive. Oh, dito naman tayo pumunta sa active. So, coach, napakasipag ko. Grabe, ang laki ng community ko. So, dito naman, number two, community sponsorship support o hindi, tawag natin CSS. 10% of the subscription contract value locked in by your sponsored community members o hindi, tawag natin neighbors will be allowed to support you. So, paano ba yan, coach? Pwede mo bang i-emphasize yan? Eto, bigyan ko kayo ng scenario. This is you. Meron kang apat na kaibigan. So, yung unang kaibigan mo, pinaten mo ng Zoom, nagustuhan, grabe, nag-subscribe siya, $20. Meron kang 10% doon. Yung pangalawang kaibigan mo, nag-subscribe naman siya, $50. Meron ka ulit, 10%. At yung pangatlong kaibigan mo, $100 ang subscription niya, meron kang ulit, 10%. Guys, ito, ika-clarify ko lang. At saka, for your information po, once na nag-subscribe ka dito ng $100 or accumulation na $100, may lalabas po dyan sa dashboard mo na trading signal na 98% po yung win rate niya. Ito yung pinakamaganda. Para saan naman yung coach? Yung mga interested na matutong mag-trade, even walang knowledge sa trading, pwede na kayo dito. Ganun po yung kaganda. Bakit? 98% yung win rate niya. Sundan nyo lang po yung binibigay na signal na ginawa po ni Bitpacket. At ito guys, yung maganda dyan. This is for free para sa atin. At yung pinakamaganda talaga sa lahat, lifetime po natin magagamit yung trading signal na binigay sa atin ni Bitpacket. Pero guys, ika-clarify ko lang po. Dito po, hindi po ito required na mag-trade kayo personal. Kasi dito, sa mga interested lang po, yung trading signal. Kasi dito, di ba, may 100% passive tayo dun sa number one, di ba? Sa CPS. At dito guys, ayan, klaro tayo dyan ha. So, hindi po siya required na mag-trade kayo mag-isa. Okay? So, araw-araw, may 1% pa rin kayo dun sa subscription nyo. Pang-apat naman, yung apat na friend mo, ang gusto naman niya, ma-enjoy yung araw-araw, nag-withdraw siya. Kaya nag-subscribe po siya ng $1,000. Eh, di ba, may 10% ka uli. O, hindi sa $1,000, may 10% ka dun. At ang maganda dito guys, yung lahat po ng KKK mo, ano yung KKK? Yung mga katropa, kaibigan, kapamilya, at even kaaway, once na ginamit po yung subscription mo o nag-subscribe po sila sa iyo, ang tawag po dyan, first level, meron kang 10%. Okay, so lipat naman tayo sa pangatlo. Grabe, no? Pangatlo na agad, almost matatapos na tayo kasi 4 ways to earn lang po dito kay Bitpacket. Ito pong neighbor support o yung tinatawag nating NS, ganito po yung nangyayari. Meron kang 5 kaibigan nag-subscribe sa iyo. Tapos yung 5 kaibigan mo, may mga kaibigan din sila na nag-subscribe din po sa kanila. So, ang good thing po dito sa neighbor support, from your 2nd to 11th level of your neighbors will allot 1% of their subscription contract to fill your wallet subscription withdrawal value until you reach the 300% value of your subscription. O, diba? So, ito din guys, i-emphasize lang din natin para mas maintindihan po ng mga first time po ngayon dito sa Zoom. So, this is you. Yan o, yung malaki. Yan. Yung gumagalaw-galaw. Kaibigan mo si Pedro. Ngayon, pinaten mo si Pedro ng Zoom. Nagustuhan niya. Ay, grabe pala. Ang ganda pala dito sa community na to. Sulit pala dito kay Bitpacket. Ngayon, nag-subscribe si Pedro. Ano man yung sinubscribe ni Pedro, meron ka po doon 10%. At guys, di ba meron tong ano, once na na-reach mo yung 300%, at even na nagsasubscribe ng paulit-ulit si Pedro, paulit-ulit ka pong may 10%. Lifetime po yan. Okay? So ngayon, ang maganda, si Pedro, meron siyang kaibigan, si Juan. Ngayon, si Juan, umattend din ng Zoom, nagustuhan, nag-subscribe din. O di syempre, si Pedro po yung may 10% dun. Pero dahil neighbor support po, under siya ng neighbor support o NS, second level mo si Juan, okay lang ba na may 1% ka dun? Yes, ang ganda nun. May 1% ka. Bakit? Wala ka namang ginawa eh. Diba? At every subscription na ginagawa ni Juan, may 1% ka doon. Malaki man o maliit, may 1% ka. At ito si Juan, nagkwento sa kanyang pinsan na si Joy, nag-subscribe naman si Joy. Dahil third level mo,
Si Joy, okay lang ba na may 1% ka ulit? At ito po yung maganda. Yung kaibigan si Joy, yung kaibigan niya si Ann, nag-subscribe din po. Fourth level mo si Ann, may 1% ka ulit. At hindi lang po diyan nagtatapos. Hanggang 11th level po, may 1% ka. Guys, try to imagine. Every subscription po nang nangyayari diyan from second level to 11th level, guys. Paulit-ulit 'yan. May paulit-ulit kang 1%. Grabe talaga 'yan, guys. Kung i-imagine niyo lang, guys, talagang nakakabaliw. Bakit? Ito po yung tinatawag ko na centavo mindset. Na okay lang na maliit, basta tuloy-tuloy at marami ay okay na okay tayo dyan. So paano ba yan kung sinasabi mong okay na okay? Ito po, pakita ko lang po sa inyo. Ha. Ang tawag po dito, $20 power of 3. Hindi po ito required o compulsory na gawin ninyo. Ulitin ko po, hindi siya required. Nasa sa inyo lang po. Binigyan lang po namin kayo, di ba nga, this is for educational purposes only. Binigyan namin kayo ng ideya para mas maintindihan nyo o yung paano ba kumita ng maganda, ng malaki at talagang tumbukin na natin. Kung gusto nyo kumita ng malaki, limpak-limpak o million-million, pwede nyo pong gawing stepping stone to o pattern para makuha nyo yung gusto nyo. Okay? So, bigyan lang natin ng scenario. This is you. Yan, yung nasa taas. Ngayon, let's say, nag-start ka ng $20. Okay? Tapos, yung pinakatas mo dito, kung gusto mong kumita ng maganda, ng malaki, ng million, ito lang yung task na gagawin mo. Within your first week, dapat magkaroon ka ng tatlong subscriber na at least $20 po yung starting ng tatlong kaibigan mo na tinulungan mo. Sabihin natin yung tatlong kaibigan mo, si Buddy N at saka si Sol. Ayan. So itong tatlo na to, at least nag-start sila ng $20. Oh. Dahil nag-subscribe sila sa'yo, yung first week mo may 10% ka dyan. So sa $20 may $2 ka, tatlo sila may $6 ka. Clarify, klaro po tayo dyan. Ha? Ito guys yung maganda. Ito yung tinatawag na duplication. Siyempre si Buddy N at saka si Sol, kaya yan na naging part ng napakagandang community na dito po kay Bitpacket kasi gusto rin po nilang kumita at magkaroon ng opportunity na mabago po yung buhay nila. Ngayon, ang task na gagawin din ni Buddy and ni N at saka si Sol, kung ano po yung task na ginawa mo. Within their first week, tatlong subscriber lang po na mga kaibigan nila, at least $20 ang starting. Ito na po yung mangyayari, guys. Ito na yung duplication. Your second week po, wala ka nang ginawa. Pero may $1.8 ka. Bakit ka may $1.8? Eh, di ba from second level mo, may 1% ka dyan? Yes, oh, may $1.8 ka. Ngayon, same scenario. Yung lahat po ng mga bagong subscriber, within their first week, tatlong subscriber lang po, at least $20. Ito na yung third weeks mo. Meron kang $5.4. Pwedeng-pwede na. Malaki-laki na yung coach. Ito yung pang fourth weeks mo naman, 16.2. Eh, mas lalong okay yan. Pero ito guys, ito yung pinakamaganda dito. From second level, diba, hanggang 11th level, may 1% ka dyan. Guys, may 1% ka dyan. 11th weeks. That's almost 3 months, guys. Try to imagine. Imaginein mo, guys. 11 weeks, 3 buwan. Anong ginawa mo? At least nag-start ka $20. Tapos, ang ginawa mong task, tatlong kaibigan mo na tinulungan mo, at least $20 din yung starting nila as subscriber dito po kay Bitpacket. 3 months, guys. Ito yung potential na pwede mong kitain. Perfect structure, perfect duplication, $53,143. Kung i-compute mo po yan sa $58.43 ngayon, guys, nasa 3.1 million pesos yan. Ulitin ko, 3.1 million pesos, 3 months. Guys, nakakabaliw talaga dito kay Bitpacket. Biruin mo, 3 million, 3 buwan. At ito po guys, yung pinakamaganda dito. What if hindi lang 3 yung kaibigan mo na gusto mong tulungan at nag-subscribe sila dito kay Bitpacket? What if 6 sila?
O perfect duplication, perfect structure, doblehin mo lang 3 months, yun 3 million, edi 6 million, 'di ba? Guys, ito yung pinakamaganda sa lahat. 'Di ba paulit-ulit na nagsasubscribe? Habang dumadami yung mga subscriber ng bawat isa diyan, pati sa iyo, nag-aangat ka diyan ng subscription mo. Eh guys, doon lang tayo muna kay Buddy N at saka ni Sol, yung tatlo na 'yan. Eh 'di ba dumadami ang subscriber nila. Napupuno po yung times 300 nila. Ibig sabihin, lumalaki yung income nila, kailangan nilang masalo, lumalaki rin yung subscription nila. Kada lumalaki yung subscription nila, every subscription nangyayari sa mga subscriber mo o yung nag-subscribe mismo sa'yo, may 10% ka dyan. At from 2nd to 11th level, ganun din ang gagawin nila, even ikaw, mag-aangat ka rin ng subscription. Bakit? Eh, gusto mo makuha lahat ng malalaking income, mag-angat ka ng subscription. Ito ang good thing. Kada nag-aangat sila ng palaki, parang snowball effect yan, guys. Habang pababa ng pababa, dito, habang parami ng parami, at habang nagsasubscribe sila ng palaki, po, yung pwede mong kitain dito kay Bitpacket. Okay? Klaro po tayo dyan, guys, ha? Ito na, yung panghuli. Extreme Packet Support. Dito, let's say ginawa mo yung power of 3. Kaming tatlo, yung subscriber mo. E di syempre, ikaw yung may 10%. Let's say, ako yung pangatlong kaibigan mo na nag-subscribe sa'yo. Dito po kasi sa EPS, dito nag-activate o nagsisimula yung EPS sa pang-third subscriber mo, pang-apat, pang-lima, onwards. So, paano ba nangyari yung coach? Ganito po yan. Ako, may kaibigan ako, si kaibigan A. Nag-subscribe sa akin. O di syempre, ako yung may 10%. Ikaw, dahil second level mo si kaibigan A, may 1% ka additional dyan. At dahil under siya ng EPS, activated na yan EPS mo dyan, okay lang ba na may 10% ka na kinita? Okay na okay. So ulitin ko po ha. Si kaibigan A, nagkaroon siya ng subscriber, si pinsan A. E di syempre, si kaibigan A ang merong 10%. Dahil third level mo, si pinsan A, eh di ba hanggang 11th level may 1% ka. May 1% ka ulit yan. At dahil under pa rin siya ng EPS, guys, ito yung good news. May 10% ka na naman. Okay? Ulitin ko ulit, guys. Ako, nag-subscribe sa akin si kaibigan B, meron akong 10% at meron kang 1% sa NS. At dahil under siya ng EPS, meron ka ulit na 10%. Ang tanong, hanggang kailan yung 10% yan, guys? Hanggang up to infinity yan. Ibig sabihin, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Patuloy yan na may nagsasubscribe na under ng EPS, tuloy-tuloy yan, guys, na meron kang 10%. Grabe, no? Ang ganda talaga dito kay Bitpacket. Uulanin ka ng 10% doon sa EPS. Okay? So, bakit ba or important things to consider in subscribing dito kay Bitpacket? Unang-una, decentralized. Para siyang Bitcoin, para siyang trust wallet na mga decentralized. Walang opisina, walang legalities, walang produkto, walang CEO. Asing umiikot lang po sila dun sa tinatawag natin na napakagandang technology, which is blockchain. Okay? Na, at ito yung maganda, smart contract platform din po siya. Na ibig sabihin niyan that you can withdraw anytime, any day, at even multiple times sa isang araw, pwede. At guys, ha, wala pong limit ang withdrawal dito. Kung gaano karami yung meron kang earnings dyan, you can withdraw instant. Ganun po siya kaganda. Okay? Oop, parang lumagpas yan. According to IBM, smart contract or digital contract is stored on a blockchain. And ito yung sinasabi ko. Ang blockchain po, this is immutable, encryptable. This is based on blockchain is based on transparency. Yan, ganun po. Based on trust and transparency. Once na dumaan dyan, wala na pong pwedeng gumalaw. Encryptable, unhackable. That are automatically executed when predetermined terms and conditions are met. Okay? Oop. Sabi nga ni Lolo, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Dapat pala,
sa buong buhay natin, makahanap pala tayo ng isang sistema or opportunity na even tulog tayo ay pwede pala tayong kumita ng pera. Kasi pag hindi pala tayo nakahanap ng ganitong opportunity sa buong buhay natin, habang buhay pala tayong magtatrabaho until you die, which is correct. Tama po si Lolo. Pero guys, huwag na kayong malungkot. Kasi dito po, yung sinasabi ni Lolo na opportunity, nandito lang po yung kay Bitpacket. Biruin nyo, even busy kayo, even tulog kayo, even gising kayo, may 1% kayo based dun sa subscription nyo. Eh, grabe, napakaganda nun. Tapos, ginawa mo pa yung power of 3, ibang level na yan, guys, di ba? Ibang level na, tapos uulanin ka pa ng up to infinity na 10% sa EPS natin, okay? So, yan. Bago yan, bago matapos yan. So, oh, bumalik. Ipat lang tayo dito. So, share ko lang to. Malapit na po matapos ating presentation. So, refresh ko lang po ulit. So, pakita lang natin na dito po that you can withdraw multiple times sa isang araw. So, mag-withdraw ulit tayo. Yan. Okay. Login lang ako. Lumabas. Yan. Lagay lang ako ng username, email. Yan. Okay. Email, then password. Then enter. Yan. So click lang natin. Oh, lumabas. Balik tayo kay Trust Wallet. Sign in. Ayan, lumabas na naman. Login lang po ulit ako. Ayan. Okay, tayo ng login. Sign in, then connect sa DApps. Ayan, okay na. So, dito na ngayon tayo. Ngayon, mag-withdraw ulit tayo. So, click lang natin ito. Then, click withdraw. Then, enter value. Tapos, lagay natin yung password. Ayan, saan na ba yung password ko? Copy paste na lang para mas mabilis. Copy paste. Ayan. Paste natin. Tapos, ito, bago nyo, ayan. Click lang natin to. Bago, basahin nyo po, bago nyo i-click yan. Tapos, transfer now. Ayan guys, ha, bilangan natin. 1, 2, 3 seconds. Tapos na yung withdrawal natin, guys. Ganun siya kabilis. Di ba? Ayan ha. Live tayo. Binibilangan natin. 3 seconds. So, balik na tayo dun sa wallet natin. Ayan. So, 23 ko, refresh ko, yun, 32 na, 1.8 na siya. Ganun guys, kabilis ang withdrawal dito. Ngayon, ang tanong, Coach, paano ba nagiging pera yung BUSD? So, ganito lang po yan kasimple. Pwede nyo po yung idirekta doon sa coins.ph account nyo, pwede po sa Paymaya account nyo, o Maya account, bago yan, Maya account. Tapos GCash malapit na po, or Abra Wallet o iba't ibang cryptocurrency wallet po. Pwede nyo pong i-transfer yan doon. Pero ako, pine-prepared ko po o sinasuggest ko, doon po kayo sa Binance account. Mag-create lang po kayo. Download nyo lang po yung apps niya, then mag-KYC kayo doon para ma-verify po yung account nyo para magamit nyo po yung Binance account. Bakit Binance? Kasi doon guys, halos wala pong charges. Pakita natin ha. Ayan. Ito pong ginawa ko ay withdrawal. So, ang gagawin naman natin, magli-liquidate tayo. Liquidate. Ibig sabihin, yung income natin kay Bitpacket, ili-liquidate natin o i-convert natin into real, ang tawag doon, into physical money o fiat money ang tawag. Kung tayo nasa Pilipinas, gagawin po natin peso. Kung saan man kayong panig ng mundo, may mga Binance dyan. Pwede nyo i-convert yan sa euro, dollar, yen, dinar, even pounds po. Pwede. Okay?
So ngayon, ako mag-open po ako ng Binance account. Okay? So open ko lang. Open ako ng Binance account. Binance. Tapos, scan ko lang. Ayan, scan lang natin para mas mabilis. Scan, then. Ayan guys, ha, naka-live po tayo. Okay, ayan na. Okay, so ganito gagawin natin guys. Yung earnings ko kay Bitpacket na BUSD na token, ayan o, BUSD dito kay Binance ko, wala po yan, zero. Ngayon, ililipat natin from Trust Wallet papuntang Binance. Ayan, sa mga hindi po makasabay, huwag po kayong mag-alala, nakarecord po ito. So, click lang natin deposit, then click lang natin yung network natin ay BNB Smart Chain of BEP20. Tapos, kunin natin wallet address natin, then lipat natin sa dito. Sa Trust Wallet. Click lang natin to, refresh natin. Ayan o, para makita nyo. Ayan, refresh. Ayan. Then, click natin send. Tapos, paste natin. Then, siguro, mag-withdraw tayo $20. Ayan. Grabe, ang laki na. Ayan. Guys, ito ah. Itatype ko po dito. Bakit ko siya itatype? 1,174.19. Ayan. 1,174 pesos. Yung $20 na withdraw ko. Okay? So, click lang natin continue. Tapos guys, tuwing magtatransact po kayo dito kay Trust Wallet, gagamit po yan ng network fee o gas fee na token na BNB. Guys, wala pang 5 piso. Yan, no? Sobrang baba. Click natin yung confirm. Then, lagay natin yung pin code. Tapos yan. Tapos na. Hintayin lang natin yung matapos tong clock na to para dumirekta na yan sa blockchain. Guys, yung sinasabi kong liquidation. Kasi guys, ito guys ha, ito yung real talk. Maraming mga company dyan na, sorry kung may kino-compare ako. Kasi kailangan natin minsan mag-compare para malaman kung maganda ba talaga yung platform na meron tayong hinahawakan ngayon o kumpanya. Si Bitpacket ay hindi naman kumpanya kasi wala na CEO, platform po ang tao sa kanya. Okay? So yan, tapos na. Ngayon, may scenario. Yung isang kaibigan ko, sabi niya, coach, grabe, dito, everyday pwede rin mag-withdraw. So, sabi ko, paano ka nagli-liquidate? Eh, coach, yung token namin, magkakaroon pa siya ng value by next year, February. Grabe, no? February. Ano ba ngayon? September, o October, November, December, January, February. 5 buwan pa, bago maghihintay, bago maging pera, ma-liquidate, di ba? Ngayon, ito yung scenario. Ito yung mga nakaka-relate ngayon sa pagli-liquidate. Yung mga galing sa mga nasaktan ng mga token-token o yung fantasy token. Ito guys, ha, real talk tong pag-uusapan natin ngayon. Kasi, yung scenario na isang kaibigan ko, hindi na ako magbanggit ng kumpanya o pangalan, yung token na sumali siya, 10 piso ang value. Tapos, 2 weeks, 3 weeks, naka-withdraw na siya. O, sabi ko, ba't di mo na nililiquidate? Kasi coach, hindi pwede. Kasi yung value ng token namin, bumagsak, 2 pesos na lang. From 10 pesos, 2 pesos na lang. Guys, alam naman natin, pag niliquidate niya yun, lugi. Malinaw na malinaw, lugi. Kaya nga dito, sabi ko nga, hindi na kayong masasaktan muli. Kaya bakit ko tinipe yung value niya, yung 20 BUSD o 20 US dollar sa chat box natin para makita nyo, ito yung liquidation na tinatawag. Ipatay sa Binance account. So, click lang natin to. Via 10 spot. Refresh lang natin. So, para makita nyo, guys, andito na yung 20 US dollar. Okay? Ang gagawin lang natin dyan, guys, ikiklik lang natin itong transfer. Yan. Dadali natin sa funding. Tapos, lahat na natin. 20, confirm. Guys, wala pong charges ang pagta-transfer. Even po pagko-convert, wala rin pong charges. Okay? Kaya ito sinasuggest ko, Binance po ang gamitin nyo. Halos walang charges. Tapos, dito kayo pupunta sa P2P trading. Yan. So,
It means ang P2P, peer-to-peer or person-to-person. Kiklik nyo lang po ito. Then, bago yan, may nagtanong sa akin, Coach, paano ba pwedeng maging pera yan pag nasa Binance na? Pwede mong ilipat yan sa, ako po, ang prepared ko, tika lang, mag-open ako ng GCash account. Open tayo ng GCash account. Ayan, ito po ang GCash account ko. Yan, nakikita nyo guys ha. Meron siyang laman na 5,692 pesos. Okay, so balik tayo sa Binance. So, nasa P2P na tayo. Gagawin ko lang guys. Guys, ito kung magtatransact kayo, ano ba yung gusto nyo? Yung mabilis o pinakamabilis? Pinakamabilis. Yun, grabe, sabay pa. Salamat, June, tsaka Spider-Man. Yun talaga maganda. Tag doon, sabay na sabay. Pinakamabilis. So, ang piliin po natin, express, di ba? Tawag pa lang, ay mabilis na. Dito po sa P2P, guys, dalawa lang po. Isang nagbebenta at isang bumibili. Ganun lang po siya kasimple. Buy, tsaka sell. Okay, tayo yung may token ngayon na hawak. Ang gagawin natin, tayo po yung magbebenta. Ang ikiklik nyo po dyan ay sell. Ayan. So, makikita nyo, USD yung nakalagay. Papalitan po natin yan. Ikiklik nyo lang siya. Ilagay natin yung BUSD kasi token po natin ay BUSD. Click natin all. Tapos guys, oh, nakakatuwa. Oh, sell with 0P. Kanina, walang bayad ang transfer, walang bayad ang convert, at pagsisell din, wala rin bayad. Ang ganda talaga kay Binance. Ito na guys, dito na pumapasok yung pwede nyong idirekta sa Paymaya account nyo or even kung ano yung banko nyo, bank transfer, nandito rin po, pwede. Ako yung preferred ko, yung inopen ko kanina, GCash. Kaya GCash po yung pipiliin ko. I-click lang po natin, confirm, sale. Ayan. Tapos, ito na. Tayo yung nagbebenta, magkakaroon tayo ng kausap dito na merchant, sila naman yung bumibili. Ayan, yan o. So, nag-chat na sa akin. Pwede nyo, ano yan? Hi, let's go. Ayan. Pwede nyo niyang, tabulol na, sorry. Pwede niyang i-chat. Ayan. Guys, napakabilis lang po. It's a matter of seconds, punta tayo sa Binance account po. Ay, sa Binance, nalito na tayo. Sa GCash account na natin, yung 5,692 pesos ko, refresh lang natin, 6,863 na. Guys, mas mabilis pa yata to kaysa sa ano, sa Bitpocket. Pero pares lang silang seconds, di ba? Ayun, TY. Ayan. Okay? So, ito yung guys, yung sinasabi ko. Yung chat ko kanina, 1,174 pesos. Guys, ito, 1,171. Almost 3 piso lang po yung nabawas. Actually, hindi nabawas yan. Yung pagbaba, pag-fluctuate ng dollar. Ganun po siya kaganda. O guys, ito yung tinatawag na liquid kung liquid talaga. So sa mga nasaktan po dyan, sa mga fantasy token ha, na nakaka-relate ngayon sa akin. Bakit? Dito, biro nyo, almost 3 piso lang yung naging difference niya sa pagliliquidate ko into fiat currency o fiat money. Okay? So, click lang natin itong payment received. Ayan. I have received the correct amount. Then, Leleta ka na yung cellphone. Kuha ko na naman. Ayan. Then, lagay natin yung authenticator. Guys, ha? I-click nyo lang po yung authenticator. Yung last time na nagturo tayo. Make sure po, lahat ng social media account nyo, lagyan nyo po ng 2FA, okay? Para ma-secure po kayo sa mga hacking o hacker. Ayan, tapos na. Ganun lang siya kabilis. Tapos bigyan natin ng passive ditong merchant, very fast transaction, okay? That's it. Tapos na guys. Liquid na talaga yung kinita natin kay Bitpocket. So, ganun po kaganda dito kay Bitpocket, okay? So, sa mga... Grabe, bilis talaga. Paka-withdraw kay Bitpocket ang galing, 'di ba? From Leia, kay Ma'am Leia. Okay? So yeah. Guys, tapos na po yung ating aking presentation. So bago po tayo magkaroon ng question and answer, 'yan. So may tatawagin lang po ako na isa sa mga mentor and coaches po natin dito. Dito yata si partner Dale. Andito ba si partner Dale? Available ka ba, partner?
Ayan, para mahinga natin ang ano. Static. Ayan. Okay na po. Pa ano lang, pa tagong pa remove audio lang yung isa. Ayan. Okay, hintayin natin habang ano inaayos po yung ano, yung audio. So, congrats ko lang po kay Coach Don Mark. Yan. Sir, salamat at nag-meet kayo ng mga coaches natin dyan sa Bicol ngayon. So, grabe. Iba talaga. Grabe. Ito na. Hintayin nyo kami guys dyan sa mga lugar-lugar nyo. Okay na, partner? Nakamute yata ah. Teka, double check natin ah. Yan, yes. Pwede maingi ang video. Ayan, okay na. Hello po. Ayun. Lahat. Oh, magandang gabi. Maganda ka sa lahat, partner. Ayos. Magandang gabi po. Good morning, good afternoon, and good evening po sa 67 participants po natin tonight. Saan lupalot pa po kayo ngayon ng mundo. Magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po at ako'y kanina nagda-drive. Huminto lang po saglit, ano, kaya medyo maano yung audio natin. Ayun, may babasahin na po ako dito. Shout out po kay Ma'am Jovi Barcena from UK. Wow, meron tayong UK. Magsasubscribe na po siya. Yes po, Ma'am Jovi. Welcome po dito. All right. Okay. So what will be my part? Siguro ganito lang ano, which is every night po ginagawa po natin ito. Mag-invite lang po kayo every night, tapos ang mga coaches po natin dito walang sawa po, nagkakandak ng Zoom meeting para sa ikakalaki po ng community natin lahat. All right. Siguro let me share to you kung ano po yung isa sa mga nakita po namin dito sa Beat Packet, kung bakit kami ngayon nandito at kung bakit po kami ngayon dito nagkakaisa na tulong-tulong para palakihin yung community natin, yung Team Philippines. Okay? Share ko lang din po. Kanina, meron po akong nakausap na isang baguhan din po, baguhan na subscriber. Ang tanong niya sa akin, Coach, sigurado po ba kayo na magtatagal po yung Bitpacking? Kasi po walang may-ari. Wala po siyang legalities. At saka, alam niyo na po, sa dami, siguro hindi ko siya masisisi kung bakit niya yun itanong sa akin. Nowadays, ang dami talagang naglalabasan na scam. At saka madami, alam ko most of you here makarelate sa akin. Most of you here ay na-scam na rin before. Tama po ba? Tama po? Paki-type nga po sa chat box po ninyo kung sino po, type 1, kung sino po yung nabiktima ng mga scam company before. Ayun. Ang bilis. Tatlo lang po ba? Ayun. How about po yung iba? Pasalamat po yung iba kasi, ayan, medyo madami. Halos lahat tayo. Pero dun po sa mga bago lang talaga, napasakabak sa ganitong klaseng industriya, sa ganito klaseng platform, yung hindi pa po nakasali before, tapos first time po nilang sasalihan yung Bitpacket, congratulations po. Hangang-hanga po ako sa inyo dahil unang salvo nyo, ang papasukan nyo na po kaagad ay napakagandang kumpanya, napakagandang platform. Okay, lilinawin ko lang po, hindi po tayong kumpanya. Wala nga po kasi tayong may-ari dito, wala pong CEO, wala pong founder, wala pong set registration and everything. Why? Okay. Let me expound this to you. Ang Bitpacket po ay decentralized platform. Decentralized autonomous organization. Okay? We belong in a decentralized finance platform. All right?
as a decentralized platform. I don't know kung nakita nyo po or hindi ako makapag-share sa inyo ngayon kasi I'm not using my laptop, I'm just using my phone. May nakita po akong post na si Cisay, if you're familiar with Cisay, yung may-ari po ng Binance, nandito po siya ngayon sa Philippines, tapos po ang Philippine government ay nag-conduct siya ng seminar sa Philippine government, nandun po yung PNP, nandun po yung NBI, nandun po yung other government agencies of the Philippines. And they are discussing sa Philippine government about smart contract and crypto. And smart contract and blockchain. Okay? And kung nakapagpanood po kayo last time ng interview kay BBM, kay President Bongbong Marcos, in interview po siya, ito po pinalabas po ito sa GMA. In interview siya kasi he was invited sa isang seminar or sa seminar ata yun or inauguration ng Union Bank sa research and development hub nila, no? Meron pong research and development hub si Union Bank. Tapos sinasuggest or parang ino-offer kay BBM yung blockchain. Alright? Alam mo ang sabi ni quote-unquote, ito na quote ko talaga po itong sinabi ni BBM. Sabi niya, this is not just the way of doing business in the future, but this is the only way of doing business in the future. And I cannot let Philippines be left behind. So imagine, presidente ng Pilipinas, naniniwala sa blockchain technology. Open ang mind niya pagdating sa blockchain technology. So kung kayo po, o meron man po dito sa atin na hanggang ngayon po hindi po naiintindihan kung ano po yung blockchain at saka smart contract, let me give you a little background about this. Okay? Ang Bitpacket kayo, wala pong CEO, wala pong founder, wala pong kami po dito, hindi na po namin inaalam yung mga ganyan. Hindi po importante sa amin kung may SEC registration man ito, may DTI man ito, or may the company profile itself. Kasi we saw the smart contract. There are, as per Sir Dodong said, there are only two types of contract in this world. And that is the physical contract, and second is the smart contract. Okay? Ang physical contract po na yun, I'll give you an example. Ikaw pumasok ako sa isang kumpanya na masukan ka. You have a employment contract. Okay? Naka-indicate po doon yung terms and condition, ano po yung job description mo, magkano sahod mo, and everything. Ano oras ka papasok, lahat po nandoon. And then, kung ikaw po, okay, halimbawa, for example, lang din, ulit, hindi ka po sinweldohan ng employer mo, ay pwede mong gamitin yun, yung kontrata ninyo to file a case against your employer dahil nag-breach of contract siya. Both that physical contract is agreed by both parties. Kumbaga may memorandum of agreement kayo dyan, ayan yung spinerman yung dalawa na dapat itong contract na to, ito yung masunod. Ngayon, kung meron pong hindi sumunod dyan sa inyong dalawa, it is subject for, kumbaga pwede mo yan dalhin sa court. And then pag nasa court, nakakasuhin yan, hihiringin, di po ba, may hearing po kayo na aatinan dyan. Sometimes it will take months or year bago po madesisyonan yung kontrata na yun kung sino yung nanalo sa inyo. Okay? It will be the judge ang magde-decide po yan. Alright? But the smart contract po, ganito, it is deployed in a blockchain. Alright? Predetermined na po ang terms and condition niyan. Naka-program na po yan. Just like in Bitpacket. Pagpasok niyo po ng subscription kay Bitpacket, ito po yung terms and condition niya. Makikita ka po ng passive income everyday na 1%. Ang direct referral pag nakapag-invite ka. And so on and so forth. Nandyan po yan. And once deployed in a blockchain, okay, hindi na po yan pwedeng baguhin. It's encryptable, irreversible, and indestructible. Okay? So, even the developer cannot change that. Alright? So, ako ha, dati, sa mga, kasi ano ako eh,
multi-level marketer talaga ako eh. Since 2000 pa lang, napakatagal ko na sa industriya. Ang una-una ko pong tinitingnan pag pumapasok ako sa company, inaalam ko muna kung sino yung backbone ng company. Sino yung may-ari nito? Ano product? SEC registration, DTI, everything. Sino admin dyan? Paano yung payout? Diba? And there are times pa po na meron pa pong may sa mga sa previous naman na company din na pinasukan ko, no, merong kontrata na, meron pang post-dated check. At the end of the day, ano po nangyari po dun sa kontrata na yun at saka sa post-dated check? Talbog. Alright? Mostly, hindi ko po nila lahat. Pag nagkakaroon ng problema sa isang kumpanya, most of the time, ang cause ng problem na yan is yung may-ari o di kaya yung management na may mismanage. Tama po? Lalo na po pag ang may-ari ay tinamaanan ng greed. Right? Dito po kay Bitpacket, hindi po nyo po problemahin po yan. Ang smart contract po, walang emotion of greed. Kung ano nakaprogram, hindi po siya magkakaroon ng personal interest niya na itakbo yung subscription natin. That is how I trust smart contract sa ngayon. After joining or after subscribing kay Bitpacket. Naiintindihan niyo po, nagigets niyo po ako. So, wala pong trust issues dito. Hindi niyo na po problemahin diyan na baka later on itatakbo ni Bitpacket yung pera natin. Baka later on mag-shutdown po itong company. Eh, decentralized nga po eh. Tama? Ito po ay if you are a subscriber, if you are a part of the community of Bitpacket, you own Bitpacket. Ang may-ari po nito tayong mga community members. Wala pong iba. Okay? Tayo po ang magpapalaki din po nito. Nasa atin po ang buhay ni Bitpacket. Bitpacket gave us a wallet, a community wallet, para makatulong sa community, and in return, ang community, tinutulungan niya yung kapwa community niya. Kaya po tayo nagkakaroon ng daily gain. Okay? And then second, dito yung tipong wala na chachibureche. I'm not against with the company na nag-o-offer ng or nagbebenta ng products. Madaming magagandang multi-level company or networking company na nag-offer ng good quality products. Okay. But in this information age, lahat po ng produkto ngayon, search mo lang online, you can find a good quality products online na mas cheaper than sa ino-offer ng multi-level marketing. Am I right? Kaya naman po tayo pumapasok. Ito ha, I don't know, some of you here siguro hindi ganun. Kaya tayo pumapasok sa multi-level company. Ako. Ako na lang. Wag, hindi ko na po kayo idadamay. Ako po. Kaya po ako pumapasok doon. Unang-una, nandun na, given na po yun. Given na yung health benefits ng product. Pero ang main reason naman talaga eh because of the income, because of the extraordinary income na binibigay ng multi-level company, ng multi-level marketing or ng networking. Okay? Dito, hindi niya po pinapadaan pa po sa si Bitpacket, hindi niya na po dinaan sa product, hindi niya na po dinaan sa magbenta-benta for you to earn. All you need to do is to subscribe. Pag nag-subscribe ka, wala pong hidden yung hidden na requirements para kumita. Pag subscribe ka, meron ka mang in-sponsor o wala, meron ka mang pinag-share ng business o wala, tuloy-tuloy po yung 1% daily mo. Okay? Ngayon kung gusto mo naman mapabilis na maging 300% yung subscription mo, eh mag-share ka or mag-invite ka para dumami yung community under you, mas mapapabilis. Pero it's just an option. Tama? So, napaka-convenient. Ito, kagaya nito po ngayon. Ang ginagawa po natin, ako, aabangan ko lang po yan. In the afternoon, magsisend po ako ng Zoom link sa mga kakilala ko. Ang iba po doon, hindi pinapansin yung link na binibigay ko. Pero there are friends pa rin ako sa Facebook na ino-open, nagte-take ng time para umattend sa Zoom.
pag-attend nila sa Zoom, napakinggan po yung mga napakagaling natin na coaches po dito mag-explain. In that way, napapalaki ko po yung aking community. Maniwala po kayo sa hindi. Umabot na po sa 24 countries yung community ko po ngayon dahil lang sa Zoom meeting. Imagine that if I'm still doing this the old school way, okay, yung old school na pag may i-invite ako, i-meet up ko sa labas, i-meet up ko sa coffee shop, tama? Pag meet up mo yun at saka kinausap mo to join your business, to join your network, to join your multi-level marketing company, ay hindi naman po pwede na magtinginan lang po kayo doon, palalayasin po kayo, di ba? Kahit nga po ngayon sa Starbucks, there are some Starbucks na pag gumamit ka ng toilet nila, kailangan pa po ng resibo kasi ikikiin mo po doon yung code para mabuksan yung CR nila. Ay nakakaya naman po doon, mag-meeting kayo ng isang oras, wala ka lang in-order ng isang kape. Tama? Imagine niyo po, kung meron ka pong limang kausap sa isang araw, magkano gastos mo? Gasolina mo pa, parking ticket pa. Ha? Kaya dati, sa aming mga multi-level marketer o mga networker, kumita nga kami ng malaki. Yes, oo, million-million. Pero at the end of the day, pag nawala na yung kumpanya, asa na po yung mga kinita namin? Ang natitira, yung photocopy na lang ng mga kachekihan. Why? 80% of the income na pupunta po sa expenses. Dito kay Bitpacket, ang pupuhunanan nyo lang po dito, yung mobile data nyo or yung internet nyo po. Buwan-buwan. And the rest, send out nyo lang yung link. Follow up lang after pag-submitting. Baka naman kasi pinatay mo na submitting kinabukasan niyo. Wala ka na pakialam. Sumali man siya o hindi. Follow up. Anyway, everyday you're using your cell phone. Everyday nag-Facebook po kayo. Everyday nakikimarites po tayo dyan kung anong nangyayari sa Facebook friends natin. Tama po? Why not maximize nyo po or optimize nyo po ang use ng Facebook ninyo kahit po 2 hours or 3 hours in a day, make it a habit na i-follow up nyo po or maghanap kayo ng friends ninyo na pwede nyo isendan ng link. And then yung mga nasendan nyo ng link, i-follow up nyo kinabukasan. For sure, lalaki po yung community po ninyo. Yun, ganun po kaganda. At eto pa, all throughout my journey here, nasa ano na po ako ngayon sa Bitpacket, I started here last June, third week of June, July, August, September. Almost 3 months na po ako dito. Never sumablay yung income ko. Never sumablay yung payout ko. At ito pa yung napakaganda kasi ito sa crypto naman na platform na before Bitpacket, ito yung pinasok ko. May cut-off, may transaction date. Aantayin mo po weekly. And every Friday, magre-request ka ng payout. Pag-request mo ng payout, kung may apply na ko, or kasi ako, naging group leader po ako doon, lahat po ng grupo ko, ipapasa nila sa akin yung payout request nila. At ako naman, isa-isahin ko pa yan. Naging admin, para akong admin din, na isa-isahin ko kung sino yung nagre-request, tapos tama ba yung amount na nilagay nila dyan, i-verify ko po muna, i-double check ko yun, tapos saka ko ipapasa sa admin. Tapos sa sobrang dami ng members doon, minsan ang promise na payout na Wednesday or Thursday, lumalabas pa the following week na naman. Napakatagal ng antayan. Worst thing is, ang pinipayout sa amin ay token. Okay? Paano kung naabutan ka ng pagbagsak ng token? Hindi, aantayin mo na naman ngayon na tumaas ang token. Ang ine-expect mo pong 50 cents na value ay biglang naging 7.07 na lang. Ano po mangyayari pag dinump mo yun? Siyempre, talo ka. Ang gagawin mo, aantayin mo na naman. Tama? Ngayon, paano kung emergency? That week, kailangan mo ng pera. Aantayin mo pa ba? Ang emergency ba makakapag-antay para tumaas ang value ng token mo? Di po ba hindi? Dito kay Bitpacket, hindi po nangyayari po sa amin yan, mga kapartners. Dito po, pag binidraw mo siya, halimbawa ako, kailangan ko ng panggas ngayon. Just like kanina, bago ako malis ng bahay, wala pala akong cash. Nagpagas ako, sabi ko na wala pala akong cash dito. Magpapagas ako, kailangan ko ng funds. Ang ginawa ko, nag-withdraw lang po ako. Pag-withdraw ko, pumasok sa Trust Wallet ko right away. Pagpasok sa Trust Wallet ko, trinansak ko sa Binance.
in less than 10 minutes, tapos ko lahat ng transaction, nakapagpagasa ko. In your company, before, or in your sa platform na sinalihan ninyo before, nangyayari po ba yan? Di ba hindi? Kasi ang pinipayout po nila sa inyo ay fantasy token. Bitpacket is using Binance BUSD. Binance US dollars or BUSD na totoong may value. Actually, minsan mas mataas pa po siya sa US dollars. Nag-subscribe ka ng BUSD, mag-pay out ka ng BUSD anytime, anywhere. Yan po yung beauty ng Bitpacket. And what else pa? Dito po, nafe-feel ko po yung sense of belongingness. Lahat po tayo dito nagtutulungan, pati yung mga coaches natin, andyan sila gabi-gabi, walang sawang tumulong sa atin. Kung meron pong concern, meron pong clarification, ang bilis po nilang sumagot. May camaraderie, may culture ang Bitpacket na, I don't know, before hindi naman po ako, pero ngayon, yung culture of being one community, nandito po talaga kay Bitpacket. So, I hope po dun po sa mga hindi pa nakapag-decide, pinag-aaralan pa lang po. Shout out po kay Sir Rodolfo Fernandez. Ma'am Hameda, salamat sa inyo. Join kayo sa Zoom. From Saudi. Ayan, meron po tayo from Saudi. Tapos meron po tayo from UK. Ayun po, ma'am. Dito po, hindi po namin kayo kinukonvince. Sinishare lang po namin sa inyo kung ano po yung nakita namin at saka yung blessing po ni Bitpacket po sa amin. So sana wag na po kayong magdalawang isip. At sa inyo pa rin po yung decision. But if you want an immediate income at a real income that will last, okay, dito na po kayo kay Bitpacket. Ayun lang po, Coach Mark. Wala na po siguro akong masasabi. Thank you so much. Hey, thank you, partner. Ayan. So, ayun, may nag-ask dito. Coach, na-late po ako. Pwede bang pa-actual ng withdraw? O sige po, mag-withdraw po ulit tayo. Sa mga late po ah. Ayan. Kita na ba yung screen ko? Ayan, okay. So, kita na po? Kita na po ba? Ayan. So, mag-withdraw ulit tayo. So, sa mga hindi po na-late kanina. Yeah. So, coach, $10. Hindi po, minimum po tayo $10 ang withdraw. Ang pwede niyo i-withdraw. Pwede po kayong mag-withdraw any amount basta may $10 pataas. O sige po, bigyan ko kayo ng example. Mag-withdraw tayo, yung kung ano yung meron kayo dito, pwede niyo na pong ilabas yan lahat. O sabihin natin, withdrawin natin 'to lahat. Ayan, okay? So, may 1,000 $35 po. O, bago natin i-withdraw yan, double check po natin. Ito po yung BUSD ko. $12 po. 707 pesos po yung BUSD. Medyo mahina lang yung internet. Pero sige, tuloy lang natin yan. Makisama ka. Ayan. Okay, so lipat tayo ulit sa Bitpacket account natin. Ayan. So, click lang natin to. Yung amount na i-withdrawin. Hindi lang po $10 ang pwede nyong withdrawin. Basta't may laman po kayo dyan, pwede nyong limasin yan anytime. Katulad po nito, mag-withdraw tayo, 1,035, sagad na natin. So, I will receive 910 po, then lagay natin yung password. Password. Kunin lang natin, then password. Copy-paste na lang natin para mabilis. Paste natin, tapos double check, lagi ito, click, then click natin, transfer now. Ayan. So, orasan natin ha, 1, 2, 3 seconds. Ayan na po, yung $1,000 na winidraw ko, $1,035, punta tayo sa Trust Wallet account natin, yung $12 ko, 54,000 pesos na po.
Okay po? So, ganun po siya kabilis ang withdrawal dito. Hindi po $10, $10. Kung may kinita ka, pwede mo na pong ilabas yan lahat ora mismo ngayon. Tapos kumita ka ulit na isang oras, may $10 ka po, pwede mo ilabas ulit lahat po yun. Agad, agad. Dito po, hindi nyo po kailangan maghintay dito ng isang buwan, isang linggo, at isang araw, o even isang oras. Dito, is a matter of 3 seconds lang yung nangyari sa withdrawal ko. Tapos na po. Ganun po kabilis yung withdrawal po. Dito po kay Bitpacket. Sabi nga, sino ba si Bitpacket? Kumikita ka ng paulit-ulit. Okay? So, maraming salamat po. Ay, sobrang bilis talaga. Ang lupit maaasahan. Yes, totoo po yan. Yung mga nakikwento po ng mga subscriber po natin dito sa ating community, malaking bagay po yung pang araw-araw na may mapukot. May pambili ka ng pagkain, yung gusto nang mabili, pagbibili mo po dito. Malaking bagay po yun. Grabe, sabi nga ni Crypto Mulawin, grabe, bilis, parang cup noodles instant po, di ba? Grabe. Pugot, oh, di ba? Instant, okay? Guys, siguro po, may mga question po, clarification, siguro tanggap pa tayo ng isang question po para po sa mga ano. Kapag withdraw, matik na ba i-less yung charge? Yes po, yung kanina po, nag-withdraw po ako ng 1,035, ang na-receive ko, $910 po. Okay po? Ganun po siya. Hindi nyo na po. Tsaka maganda po dito, hindi nyo na kailangan maglagay ng wallet-wallet address yung automatic since naka connected siya dahil smart contract po siya. Connected na po yung wallet na ginamit po na trust wallet. Pag nag-withdraw ka, automatic, doon na po siya pupunta. Okay po. Yan. Dinig ba ako, coach? Ayan. So, siguro, wala na naman ng mga nagtatanong. So, I hope na naintindihan po ng karamihan. So, andito pa si Coach Dodong. Ayan. I-ano lang natin, boys. Tawagin ko lang po itong taong to kasi ito po, grabe, iba po ang resulta ng taong ito. At ito, guys, pakinggan nyo mabuti itong taong ito kasi might be ito na yung mga gusto nyong marinig na talagang hindi lang hugot, real talk po sa buhay natin. Maririnig nyo po sa kanya. Na ito po, example natin, from nothing to something na siya ngayon. Grabe, iba po yung, kumbaga, ibang level ng tao na ito. Kung ikaw, nag-start ka ng ganito, guys, siya po, nag-start lang din ng $20. Pero, ang galawan niya, hindi po pang $20, pang $1 million. So, hindi ko na po patatagalin, tatawagin ko na po, my friend, my brother from another mother, Coach Dodo. Ayan. Ayun. So, good evening po sa lahat. Kumusta po kayo, 58 participants. So, magandang gabi. If other countries, good morning po at saka good afternoon. So, ayan po, medyo mahina yung signal. So, off ko lang yung app ko. So, I hope na yung iba kasi gusto kong makita eh. So, ayan po, i-off ko lang yung cam saka para makapag-ano ako makapag-focus. Tama yun, no? Yung mga chismis-chismis na naririnig nyo na anytime, anywhere pwede tayong mag-withdraw. Yes, totoo yan. At nakikita nyo po, we are 58 participants, 57 right now. No, nakikita nyo lang po live yun. Hindi po yun edited, hindi po yun screenshots. Nakikita nyo po live. Kung baga last night, no, kung naalala nyo, alas 12, something ata yun ng gabi. Iyo ko. Tapos muna. Yes po. Okay. Tuloy lang ako. Ayan, so nakita nyo po doon sa mga GCs, di ba, na huwa ko ng video tutorial na may emergency. Meron po akong kaibigan na supposedly dapat, ano na sila, dapat nakalabas na sila sa ospital. Kaya lang kinulang talaga yung pera nila, kaya hindi sila tuluyan nakalabas. Kasi kulang yung pera nila. So kinabukasan pa sila makaano kasi nga hindi sila nakabayad. So nag-extend sila ng another night. Wala silang ibang malapitan. So nilapitan niya ako. Sabi niya, coach, baka may ano, cash ka. So during that time, wala din laman yung GCash ko.
Kasi may loan din kasi akong binayaran at saka may yung sabi ko nga, pumasok ako dito. May isang property ako na kumbaga prenda ba. So binayaran ko. So wala akong cash that time, wala sa GCash, wala akong ano, walang cash on pocket din ako. Pero sabi ko wala akong cash. Pakamute na lang. Ayun, so mute ko muna kayo ha para makafocus lang ako. So, yun po. Kasi ramdam ko po yun. Ramdam ko yun and I've been there. Yun bang sa panahon na wala ka talaga at wala kang ibang malapitan. Bakit po? Kahit yung mga relatives mo, kahit yung mga kamag-anak mo, hindi mo man lang sila bastang-bastang malapitan. Pero sa panahon na sila din yung wala, kumbaga, ang kumbaga, chicken na chicken lang yung paglapit nila sa iyo at paghingi ng tulong. Sa panahon naman na ikaw naman yung wala, yung mga kahit yung mga closest relatives mo, hindi mo man lang basta-basta malapitan at mahiraman ng pera. Ramdam ko yun eh, kasi one time, nangyari din yun sa akin, na-admit yung ano ko, tapos walang ibang tumulong. Alam nyo kung sino yung tumulong? Si Ma'am Joliet, si Coach Bern, sila pa yung mga taong hindi ko man lang kadugo, but sila yung tumulong. Kaya ramdam ko yan, kaya sabi ko, wala akong cash, pero meron akong BUSD. Saglit lang mag-peer-to-peer ako. So wala akong ibang natakbuhan. Nag-open ako ng account ko. If I'm not mistaken, alas almost mag-alauna na ng ano yun ng umaga. So nag-open ako ng account ko and I have almost $200 if I'm not mistaken sa dashboard ko. So ini-draw ko agad, no? And sabi ko nga ito yung magpapatunay na si Bitpacket is nandito para sa atin. Lalo na during the emergencies. Kung ibang platform yun, I'm sorry, I'm not here to give you any comparison, but totoo naman, kung sa ibang platform yun, maghahanap ka pa. Saan ba si upline? Saan ba si CEO? Saan ba si admin? Bakit may emergency ako? Kailangan ko mag-withdraw. But wala kang ibang magawa. Bakit? Yung withdrawal nyo kasi nakaschedule. No? Monday pa yung withdrawal. Ang masakit doon, Monday nga yung withdrawal, ma-release yung investment ninyo sa Friday pa. O di ba nga ka? But dito kay Bitpacket, literal po, buksan natin yung mga mata at isipan natin. Totoo yan. No? Ngayon, kung ayaw nyo maniwala kasi gawa-gawa nyo lang yan. Now, for you to understand the system, be in the system first. Subukan nyo po para kayo po mismo yung makapagbigay ng testimonya. Oh? Alam nyo po yung mga may mga product-product, yung mga haplas, mga ganon. Diba? May mga pupunta pa talaga sa radio stations para magbigay kuno ng mga ganito-ganito mga testimonya. Subukan nyo po para tulad namin. Kami dati wala lang din po kaming maibigay na testimonya, but right now, no, kami po live witness na nasusubukan at nasusubukan namin. Alam ko hindi lang ako, hindi lang yung mga coaches dito yung naka-request or nakaranas na ng encashment na anytime anywhere. Marami po dito. No, pero mas pinili na lang nila munang manahimik. Bakit? We are not here to brag. We are here to show you an opportunity because sabi ko nga, no? I cannot give you money. I cannot, kayong lahat hindi ko kaya kayo bigyan ng pera. But I can show you a way how you earn money or I can show you an opportunity, a platform where you can generate more money, no? Mas maraming pera kaysa doon sa kaya kong ibigay sa inyo. So I hope yun po yung maliwanag sa atin. Saglit lang, ipasok lang natin. So, alam mo mga kapatid, sabi ko nga, I've been in this industry more than a decade na. Kung experience at experience pag-uusapan natin, kumbaga, hindi ho ako huli sa duyan. No? Sakto na po ako. Kumbaga, dito na ako tinubuan ng balbas eh. Kasi nag-umpisa ako dito. Wala akong kaalam-alam. I've been in this industry for long time ago, but this time, for the very, very first time, nakatagpo ako ng ganitong uri ng platform. Kaya nga nasabi ko na ito yung magiging retirement ko. Sawa na din po ako kakahataw. Akala niyo po madali lang hahataw sa online. Hindi po ganoon. Akala niyo kasi easy life lang po yung mga networker, easy life lang po yung mga builder. Hindi po. Ang struggle, mga burdens, alam niyo po, nasa shoulders namin yan. Minsan ramdam pa namin yung problema
pa ng mga downlines namin. Kasi tao lang din po kami. Kung ano po yung nararamdaman ninyo, yun din po yung nararamdaman namin. Kung naghihirap po kayo, naghihirap din po kami. Nagkataon lang po, kami lang din yung unang nakadiskubre sa platform na to. Kami yung unang nakapag-aral, kami yung mas unang nakaintindi sa platform na to. So sino yung magtuturo ngayon? Diba? Minsan kasi mayroon tayong mga upline syndrome, maayan, sila lang naman yung kumikita. Ah, kasi ikaw naman yung nag-endorso niyan eh. O bakit? Yung taong bang walang kaalam-alam, mag-i-endorso ba sa'yo yun? Hindi. So we are here to show you an opportunity. Actually, I'm not here to recruit. Bakit? May sariling pera po ako eh. No? Bonus na lang po yun. Kaya nga dito, nagtuturo ako ng sistema. Hindi na ako after dun sa mga referral na yan. I am showing you an opportunity or a way or yung sistema na yung referral sa inyo na mapupunta. Bakit po? Hindi ko na po after yung referral dito. Ang gusto kong patunayan dito, ang gusto ko pong may pakita sa dinami-dami na pinagsamahan natin, yung mga nakakilala sa akin, yes, totoo yun. I accept that we have flaws, we have mistakes. Meron tayong mga basket na sablay. Kaya nga gusto kong kahit papaano, hindi man instant like noodles, hindi man sa isang bagsakan, but gradually, no, tayo ay unti-unti makabangon at makakabawi. Like what is happening right now. Kasi nag-umpisa ako dito kay Bitpakit, walang-wala ko talaga ako. Walang-wala talaga. Alam yan ni Coach Bern, no, sino pa yung mga coaches. Alam yan ni Sir Topi. Lubog ako sa utang sa kanya. Pero ang masarap daw, hindi nila ako pinabayaan. No? Ngayon po, na ako naman po ay kumikita na ng kaunti-unti at maganda, ibinabalik ko lang po yun sa mga taong alam ko din na naghihirap. Again, hindi ko kayo kayang bigyan ng pera lahat kasi limited lang din yung kakayahan ko. Marami na ako nabigyan ng free account, binigyan ko ng mga subscription na free out of my own pocket because alam ko po, lalo na yung porsigido talaga. Pero again, hindi ko po kaya bigyan lahat kasi nga limited lang din po yung kakayahan ko at lalo na ako'y nag-uumpisa pa lang. No? But I can show you a way, I can show you an opportunity how you can earn more money, more than what I can give to you. So marami po kasi dasal ng dasal, Lord, bigyan niyo po ako ng yung sign. Bigyan niyo po ako ng sign na yung may opportunity or isang platform na mag-aahon sa amin sa hirap. Ngayon, ibinigay ko at isinyo ko sa iyo si Bitpakit. Ay, ang liit niyan, 1%. Ang lupit ah. Ay, ang liit niyan, 1%. Nung may nag-offer sa kanya ng 6% ko, no, piin agad. Di ba? Sabi ko, sir, ito yun, si Bitpakit, maliit lang po ito, 1% daily. Ay, ano ba yan, sir? Legit ba yan? Ano ba yan, sir? Saan ba yan galing? Gaano na ba yan katagal? Ang daming tanong. Pero sa kabila, nalaman ko may nag-offer sa kanya ng 6%. Wala nga katanong-tanong. Diretso nga nagpahingi ng GCash. Mag-pay na agad eh. Lupit, di ba? Tayo din mismo, we are creating our own, ano ba yun? Disgrace, no? Tayo din mismo, tapos tayo mismo palagi tayong ganito, ganyan. Kasi kami na ho kasi yung unang nag-aral dito. Again, hindi naman po kami basta-bastang papasok lang ng walang pag-aaral. Bakit po? Ako po, bago ko po pinasok ito si Bitpakit, alam niyo po, dalawang linggo ko po pinasok, may pinag-aralan. Sinimulate ko yung complan to the deepest quell. Bakit po? Kasi una, pagod na din po ako. Pagod na. Pagod na pagod. Kumbaga sabi nyo, kayo sir, ako sir, masakit pa, sunog na sunog ako sir. Buti nga kayo, sunog lang. Ako abong-abo na. Di ba? Abong-abo na, buti pa nga kayo, sunog eh. Nakapagluto pa kayo ng sinaing, ako abo na. Oo. Gawin na lang ang pangpataba, gawin na lang panglinis ng kaldero. Di ba? So, kasi maglalabas ako ng puhunan eh. Pangalawa yung mga tao na sinasama ko, kahit pa paano, may image din ako na iniingatan both online at saka offline. No? Dati may mga baskets ako na sinasalihan. Oo, tanggap ko 'yun. Minsan mga extra pera nilalagay ko, but this time, no? Nagbenta pa ako ng konting property at saka nag-loan din ako, no? May siyempre tatlo kami magkapatid, may ano ako. Tawag noon, may mana ako eh. So yung party ko po isinalya ko na din. Dito ganito po ako ka all in dito kay Bitpakit. So nandito na po si Bitpakit, huwag na po kayong maghanap, huwag na po kayong mabulag. Kadalasan po kasi, we are just blinded by strong emotions, yet we fail to see reality. Ganun po yun. Kasi minsan nabubulagan tayo, 10%, 5%, naku.
magbago na. I mean, sorry for my words, but ako kumbaga, sabi ko nga po, kung sumasablay man po yung taong nag-iingat, how much more yung hindi? Diba? Ah, sumasablay ka naman po siya. Yes, normal yun, because we are a human being and we commit mistakes, we commit flaws. But yun nga, sabi ko, kung sumasablay kami na nag-iingat, how much more yung hindi? Na pag nalaman na 5% kaya agad. Diba? Bago nyo pasukin yung isang sistema, aralin nyo po yung fundamentals. Hindi porket smart contracts ganito ganyan na, no? You can make always your due diligence. Tingnan nyo po yan, may backdoor ba yan, ganito ganyan. 'Di ba? So ano po ba? Wala na akong ibang masabi. Ang sa akin na lang po, congratulations po sa lahat na naniniwala. Si Bitpacket, I've been working in a smart in a community-based platform before way back 2020. Na marami pong natulungan yun. Hanggang ngayon buhay pa siya. And I am a living witness na isa sa natulungan nun. At sabi ko nga, ito na ulit yung era ni Bitpacket. Ito na ulit yung era ng isang true decentralized platform. Ito yung era ng community-based platform na marami po talaga matutulungan ulit nito. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero may malaking pero tayo. Big letter talaga, nakabold pa. Pero ang matutulungan po ni Bitpacket, yung mga tao lang po na naniniwala. Yung mga taong hindi naniniwala, hindi po na, wala po tayong magawa doon. Normal po yun. Normal po yun. We cannot please everyone. We cannot please everybody. Kahit gaano kagaling magluto, meron at meron pa rin taong magsasabi, hindi naman yan masarap. Ganun po talaga yun. We cannot please everybody. Alam niyo po yung story ng isang conductor. Diba? O. Oh. Hindi naman po nila, hindi naman sila namimilit eh. Di ba? Kumbaga, nagtatawag sila ng mga pasahero. Thousands of passengers nandyan, nagtatawag sila ng pasahero going to that particular destination. Oh, for example, yung jeep, no? 14-seated jeepney, no? Ang pinupuno lang po nila, 14-seated lang po. They don't care kung sino yung sasakay at sino yung hindi. Ang importante, maihatid nila kayo kung saan kayo papunta. Ganon din po sa business natin. Don't get bit discouraged kung may mga taong hindi sasama sa'yo. No? Yung sasama sa'yo, sabi ko nga sa post ko, ang sasabay at sasama, yayaman. Bakit po? Nangyayari yun. Imposible, pero nangyayari. Yung kumita ka ng 6 digits in one day, 7 digits in one day, imposible po talaga yun. Very, very, very impossible. But it's happening. So, yun lang po. Pasensya kung ganito po ako nagsasalita. Kasi, galing po ito sa puso eh. Hindi po ito scripted. I'm not here to convince you. At the end of the day, still, it's your decision if you will go with us. If you will choose 1% over 6% or 10%. Sabi ko nga po eh, magkita na lang tayo sa dulo. Diba? So, I am not here to brag. I am not here to convince you. Kung kayo po ay down na, don't be afraid to start all over again. Kung kayo po ay natalo, kayo po ay ilang beses na nadapa, don't get afraid to start all over again. Bakit po? This time you are not starting out of scratch. 'Di ba? This time nagsimula ulit kayo out of marami na po kayong knowledge. Di ba? Ako po, nag-umpisa ko dito sa ganitong industry kasi, again, babalik ko na naman yung talambuhay ko. Isang baker lang po talaga ako at saka kusinero. No? Eh, kung magiging ano tayo, kung nagiging comfortable ako sa sistema ko, hindi po ako makarating kung ano man ako marating ko ngayon. So, buksan nyo lang po yung isipan nyo at saka puso nyo. No? The world is changing and we need to adapt. Kailangan po talaga natin mag-adapt. Yes, andyan yung old schools. Yan yung nagiging fundamentals natin. Yan yung nagiging basihan natin, batugan natin, no? But the world is changing. Kailangan natin mag-adapt. Andyan na yung mga robotics na yan. Marami na mga trabahong nawawala. No, kung mag-stick kayo diyan, I'm sorry. But again, the world is changing. This is technology and we need to adapt. Money is on the internet already. Kung naniniwala kayo, mga kapatid, mga partners, na may pera sa basura, mas paniwalaan ninyo na may pera sa internet. Yun lang po yung masasabi ko.
So, grab the opportunity. Lalo na po, no? Hindi habang buhay malakas tayo. Hindi habang buhay malakas yung pangangatawan natin. Darating at darating yung panahon na papalya at papalya yung pangatawan natin. Paano na lang? Wala po kayong another source of income. Diba? Ang hirap pa ng buhay, no? Nagkasakit ka pa, wala ka pang pera. Walang taong basta-bastang tutulong sa'yo. Reality po yan. Walang ibang taong tutulong sa'yo kundi yung sarili mo. Kaya habang may kaya mo pa, habang may maibubuga ka pa, magsipag ka, magsikap ka. Look for the opportunity na kahit nandyan ka sa trabaho, kahit nagkasakit ka, kahit natutulog ka, still kumikita ka possibly. Yung tulog ka, pagising mo, meron kang income. Sabi nga ng kaibigan kong Chinese, if there's such a way that money can work for us, then grab that opportunity. Because if you keep on working for money, then the cycle will not end. Tatanda at tatanda ka na uugod-ugod ka na sa kakatandaan, magtatrabaho ka pa rin para sa pera. Bakit? Kahit matanda ka ng uugod-ugod, you need money. And that is the reality. Huwag po tayo magiging hipokrito. So, yan po. So, yun lang. Again, no? Napahaba ko na yung pagsasalita ko. Pasensya na. So, yun po. I pray, no, lalo na sa mga kababayan natin, mga OFW, mahal natin mga OFW. Nasaan man po kayo? Dako ng mundo, no? Kahit saan. Sa Africa, Europe, US, or dito lang sa Asia po. Kung nasaan man po kayo, I pray. And we pray. I hope you will pray with me. Pastors, no? Priest, kung ano man po kayo mga sectors, we pray for our dear OFWs. Nasaan man po kayo ngayon, sana po ay ma-overcome niyo po kung ano man yung mga pinagdaanan niyo ngayon, no, sana po ay ma-overcome niyo po. Kasi mahirap po yung mapalayo kayo sa pamilya niyo. One day, someday, somehow, sa tulong po ni Bitpocket, lalo na yung mga naniniwala. No, hindi ko man po may promise sa inyo na next year makauwi na kayo agad, makapag-burgod na kayo agad. But at the same point, at some point na sabi ko, at least meron kayong maipundar, hindi lang lahat, hindi lang puro resibo. So, I pray that God will protect you kung nasaan po ngayon. One day, someday, somehow, makapag-burgod kayo, makauwi sa Pilipinas, makasama yung pamilya, makapig-build ng own business, then live life to the fullest. So, yun lang po. Amen. And may God bless everyone. Good night. And thank you, Coach Dodong. Yan. Good night po. Kita-kits po tomorrow. Maraming salamat po. Bye-bye.